Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Naku, heto. Breaking news. Kumpirmado. Nahuli na po si Kibuloy. Naku. Maraming salamat, General Ture, sa lahat ng kapulisan. Pasensya na po kayo. Kung medyo madilim itong aking background, nandito tayo sa ating simple na loob ng sasakyan na kahit po tayo ay abala ay maghahatid po sa inyo nitong breaking news. Kumpirmado, inuulit ko mga mahal kong taga subaybay, nahuli na ho si Kibuloy. Nako, maraming salamat sa lahat na sumusubaybay ho, na naniniwala dito sa ating YouTube channel, dahil hindi rin ho kayo bumitaw dito sa pagbibigay ng anumang public opinion na suporta kay General Ture. So bago tayo magpatuloy ay kumpirmado, nandito, ipaplas ko sa screen ng kinumpirma. Nandito na rin sa ABS-CBN muna tayo, kasi ang unang nagplas ho, ilang minuto lang nagpabot ng breaking news na ito, ay ating DALG Secretary Bengar Abalos. But ngayon ho ay meron din pong post ang ABS-CBN News, at meron din balita nandito ho, breaking news, na aresto na si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa post ni DALG Secretary Bengar Abalos by Bia Karen D. Guzman, ABS-CBN News. Nandiyan ho sa screen, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi po ito fake news, kumpirmado ho. Marami na pong nagbigay at nag-post, ABS-CBN, 1PH, itong ating DALG Secretary Bengar Abalos ay may post din ho sa kanyang FB page, pwede nyo pong bisitahin. Alam ko po maunawaan nyo, at kung wala pa pong anumang nalabas na video, dahil ito po ay ilang minuto pa lang ang nakakaraan ng mahuli ho itong si Kibuloy, kaya pasensya na ho kayo kung wala pang complete details dito. Ang gusto ko lang pong ipahatid sa inyo ay ito po ay kumpirmado na nahuli na po si Kibuloy diyan mismo sa loob din po ng compound ng KOGC. Naku ho, ito po ay inuulit ko, hindi po ito fake news. Kumpirmado po yan, mga mahal kong taga subaybay. Nagbatayo tayo sa post nitong si ating Secretary Abalos na nahuli na. Puntahan po natin itong post ni Bengar Abalos, ang DALG Secretary. Nandiyan ho, nahuli na si Pastor Kibuloy, 36 minutes. Nandiyan ho, may picture pa, tsaka itong si Abogado Torion. Nandiyan, wow, congrats, sinong nakahuli? Saan siya nagtatago? Sa anong sino? Marami pang nag-comment dito na nagko-congrats po dito po sa ika nga po ay kay Bengar Abalos. At syempre, palakpakan po natin at saluduan. I salute you always. Dito po kay General Ture at sa lahat po ng kapulisan na nandiyan na ginampanan ang kanilang duty. Gutom, puyat, na yan po ay bahagi po ng kanilang pagsisilbi ng tunay at tapat sa ating Republika ng Pilipinas bilang alagad ng batas. Naku ho, ito ang karapat-dapat na manungkulan sa bansang Pilipinas. Katulad po nitong si General Ture. Saka po natin talakayin yan at bigyan din po natin ng papurihan sa ibang pagkakataon. At ito nga ho, gusto ko pong ulitin, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. At muli kong inuulit, kumpirmado, huli na si Apollo Kibuloy. Breaking news ho yan. Nandiyan sa ABS-CBN, tinalakay na din po at binalita. At ayon din po dito kay Secretary Abalos. Sana po maunawaan nyo, alam kung bakit walang video. Marami po ang magtatanong kung walang video. Abangan po maya-maya, dahil mainit-init pa ang paghuli dito kay Kibuloy, ay wala pang anong pang nailabas na video. But ito lang ang kinukumpirma ko sa inyo.
Kumpirmado. Muli kong ulitin, kumpirmado. Huli na si Kibuloy. Nako, maganda itong pangitain. Ano ngayon ba to? Ano ngayon NBI? Tsaka natin talakayin yan kung mga ano yan ba to. Ano ngayon NBI na sinasabing wala diyan? Ano ngayon Abogado Torion? Itong mga vlogger. Nakakatawa itong mga vlogger na ito. Pumapalakpakuha mga vlogger. Na nakalive sila, pumapalakpak. Dahil umalis na daw po ang PNP. Napanood po natin yung ilang live ng ilang mga vlogger na kampo ni Kibuloy, tagasunod ni Kibuloy. Pumapalakpak po sila, walang kalam-alam. Nagpapasalamat daw sila dahil umalis na ang PNP. Ibig sabihin daw inanalo sila. Dahil kahit hindi pa nahuli daw si Kibuloy umalis, hindi po nila alam na nahuli na si Kibuloy ang kanilang amo, kaya umaalis. Anak na ang katakot-takot. So malaki po ito, malaki na ika nga po isang breaking news. Malaking ika nga po yan ito, pagkakataon na talagang kapag ginawa ang trabaho ng tunay at tapat ng ating kapulisan, katulad do ni General Torre, ay walang imposible ho, basta tumingin ka lang ho sa tunay at tapat na panunungkulan. Yan po ay walang iba, si General Torre. Ay kung naniwala ito kay Bato, at kung naniwala dito sa mga ika nga po ay walang kakwenta-kwenta na mga senador, ano po ang mangyayari sa atin? Wala. Kaya napakalaking bagay na mayroon tayo na isang General Torre na naninindigan ho dito ho sa ika nga po ay paghuli na talagang nandoon si Kibuloy. Ito po ang pangako ko po sa inyo kanina, mga mahal kong taga-subaybay, na mayroong may gandang development. But hindi ko po ma-discuss kanina dahil alam ko po dati sa operational matter na ngayon na nagbunga na ang mga pangako ko po sa inyo, na ito na nga ho, ito ang pangako ko nga sa inyo na mahuhuli si Kibuloy. Yan ang sabi ko po kanina diyan sa last upload ko sa aking YouTube channel, mga kaibigan. So nandiyan po ang ating pinaglalaban. Yan ang sarap po mga makipaglaban ng isang vlogger na katulad kong maliit na vlogger na mayroon pong pinaglalaban. Di po ba mga mahal kong taga-subaybay? At syempre ako'y nagpapasalamat sa inyo mga mahal kong taga-subaybay dahil sa inyong public opinion, punto de vista, komentaryo diyan sa comment section. Hindi nyo po ako iniwan para magbigay ng anuman suporta dito po kay General Torre. Napakalaking bagay po niyan, mga mahal kong taga-subaybay. I really appreciate it. So yan lang po ang gusto kong ihatid, mga mahal kong taga-subaybay. Muli kong inuulit, kumpirmado, nahuli na si Kibuloy. At bibigyan ko po kayo ng complete details nito maya-maya. Kapag may pagkataon pa tayo maya-maya, ay magbablog tayo dyan. Kukuha lang po tayo ng complete details, mga video o mga kagalitis na kaganapan. Hindi po natin pa alam kung nasaan nga si Kibuloy, kung saan din nala. But yun lang ang gusto ko pong ihatid. Kumpirmado, muli kong uulitin. Palakpakan! Ayan, nakakatuwa naman ho. Dahil nagbunga ho ang ating pakikipaglaban, nanindigan din ho ang ating maliit na YouTube channel. Sa pamagitan no ng mga troll, ay hindi rin po tayo sumuko. Nasabi nga nila, tayo daw po, yung mga troll na pinapakalat ni Kibuloy, nagpapakalat ng anumang fake news, siniraw totoo ang ating binablog, na wala doon si Kibuloy sa loob ng compound ng KOGC. Ano ngayon? Heto, nga kayo. Ngayon, nandyan no ang katotohanan. Kahit ilang ulit ako mag-vlog, nasabihin kong nandyan si Kibuloy sa loob ng compound ng KOGC. Nandyan ho, nandyan po ang katunayan. Kaya ang sabi ko nga lang, antayin kong paliwanag, hintayin. Dahil mayroong mga sagabal na ika nga po eh, kung bakit tumatagal ang paghuli. Datapot sa puntong ito, wala na pong problema. Kumpirmado, huli na. Muli po, maraming salamat sa inyo. Mag-adid po ako sa inyo maya-maya ng complete details dito regarding sa paghuli ho dito kay Kibuloy. Pasensya na ho kung medyo madilim ang ating background dahil ito po ay isang breaking news. Kahit po tayo ay nasa simple kong sasakyan, ay nagkaroon po tayo ng pagkataon para magatid po sa inyo na talagang nahuli na si Kibuloy, kumpirmado. Abangan po ang complete details nito maya-maya po
sa susunod kong vlog. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section, ako po yung humihingi sa inyo. Kung pwede ho, i-congratulate natin dito si General Tore at magpasalamat po tayo sa kanya. Lahat ng kapulisan na kasama niya, magpasalamat tayo at isang saludo ho. Kahit ilang saludo, diyan po sa comment section, pwede po kayong magbigay bilang papuri, bilang suporta kay General Tore. At siyempre, magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon sa paghuli ho dito kay Kiboloy. At siyempre, muli po, hindi ako bago ko tapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Kasama ko kayo dito sa ating pakipaglaban tungkol dito na naniniwala tayo na mahuhuli si Kiboloy. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.